buti na lang digital tinawag, di ba? So, mas happy kayo na me ang tawag sa inyo rather than kita. I think me kasi is an all-around word now, yes. Di ba, na ginagamit. Lahat ang me, me, yun ang tawagan ngayon. So, cute, di ba, me. Parang pangit naman, tita, di ba? Hello, tita. Sa Manila. Oo. So, ayaw niya talaga. Hindi naman po ayaw, pero mas cute yung me. Yes, cute. Nice. Mas universal. Kasi yes. Pati mga Becky friends natin, pwede yung tawagin me. Diba? Kamusta ka na ba, me? Di ba? I'm sure marami sa inyo yung nakakapamotex or whatever na me, gano'n. So, yes, exactly. Pero mas familiar yung me. Tama. It's more now. It's more now. Correct. Ayan, kay Maria muna. Kasi being a senator's wife, and ngayon tumanggap ka pa ng show, paano pa yung bonding time yun ni Robin? Okay lang ba sa kanya na tumanggap ka ng show sa OTV? Pareho ka yung PC. Robin is very, very supportive. Sobra. He said nga that you guys were together last night, kasi sinabi niyo na, oh, rescue niyo na pala. Ganyan. He's very, very supportive. He's super happy na kami yung magkakasama. At saka, nung start, when we first got married, yung unang panahon namin, parang in my head, akala ko baka he would be the type who would make me stop working. Alam mo yun, kasi parang, alam mo yun na parang feeling ko siya yung type na parang pag-aalagahin nila ako ng mga bata, paglulutuin, gano'n, alam mo yun. Pero, he said, I'll never forget na sabi, hindi, wag, dapat gawin mo pa rin yung ginagawa mo. Because, I feel that he knows that yun ako, and we cannot lose ourselves. No matter how much we love our husbands or our family or our kids, we shouldn't lose ourselves. So, hindi ko naman inano na, 100% ako, focus na ako, dito lang ako sa trabaho ko. Ginagampanan ko pa rin yung kailangan kong gawin sa pamilya ko. That's why I am so, so grateful sa OTV nung sinabi ko sa kanila na ito po yung kaya kong ibigay. Kasi nanay po ako. My kids are small, they still need me. So, I am so, so, so grateful na binigyan nila ako ng show na ito knowing na nanay po ako. And at the same time, while I'm doing this, I promise ako din, I will give my best po talaga. And si Robin, yes. Pag nasa bahay, kumbaga hindi na kanya dinadala yung work niya. Hindi, si Robin pag nasa bahay, alam mo, gusto niya talaga magpahinga. Gusto na niya, pagod na pagod siya talaga. Gusto niya magpahinga, pero believe ako sa kanya. Because yesterday, my other daughter kasi si Isabella, parang dahil nga first time ni nakakulong eh, di ba? Nakakulong, the whole pandemic nakakulong. Tapos first time mag face to face. So lahat ng mga viral infection na nakikita, na nasasagap ngayon, ini-embrace to boost the immune system kasi, di ba? Kailangan yung lalabanan talaga ng immune system mo. So, nung September, linagnat. Nung October, linagnat. Ngayon, kahapon, linagnat na naman. So, si Robin ang mapanik na. Yung ano ko yata, tinamaan ng baga. Bakit ka mahumina na yung baga? Ano, nagpanik siya kahapon. We dropped everything nung umaga. Siya mismo, dinala niya sa doktor yung anak niya. Hawak-hawak niya, pina-x-ray niya, of course. Perfect po yung heart and new chest, as I expected. Pero ibinigay ko na yun sa kanya. Para meron siyang peace of mind. Para makakapagtrabaho. After na nagpunta siya sa plenary, and wala siyang iniisip. Alam niya na okay yung anak niya. But I found it so nice, no matter how busy he is, kung alam niya na kaya niya, i-juggle niya yung oras niya para sa mga anak namin. Pero at the same time, hindi niya naman nakakalimutan yung tungkulin niya. Pero I just found it na parang ang galing niya. Na sabi ko nga sa kanya, na ang for me, I found it very sexy. Na, oo, yun talaga mga naganap ni. Sabi ko talaga. Sabi ko, I think very sexy yung ginawa mong yun yesterday. It makes me love you more. Ganyan, ganyan. Ganyan ang mga ganap namin. Ay, hindi na po. Okay na po kami. Talaga sa dalawa, hindi ko na po kaya. Hindi na po sexy yun. Pag meron pa ulit, hindi na. Okay na talaga. Thank you, ma'am. Thank you po. Kay Rufa naman, kasi kanina, the way you speak, parang ang laki-laki nung adjust, yung pagbabago mo, yung
advocacies. So parang iniisip ko lang, parang ano na ba ito papunta sa pagpasok mo sa politika? Para mas bagay sa akin ng first lady na kakaway-kaway lang, di ba? Bagay talaga sa iyo. Diba? Bagay na bagay. Kasi naman yung ako yung kakandahirap. Dalawang anak na lang. Dalawang, you know, almost two decades na akong nag-alaga sa dalawang anak ko. So, dapat naman akong alagaan, di ba? So, dapat, you know. So, ready ka na, Rufa, na kasi dati, nung last interview mo, sabi mo parang ayaw na mag-asawa. So, ngayon na sabi mo, gusto mong maging first lady. Hindi. Sabi mo kasi baka magpolitika ako. Parang, that's a very big responsibility na hindi ko alam kung kaya kong gampanan. Diba? I would rather first lady na nakikita ko si Madame Imelda Marcos sa character ko sa dalawang pelikula, sa pelikula yung ginawa ko sa susunod. So, she's just, you know, she's very supportive. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibigay lahat at I'll have to think about it. I think it's a calling. Yung ganyan. So, wala pa yun sa plano ko ngayon. But enjoy muna tayo sa live! Alam mo, Janice, abangan mo ang MOMs simula sa Lunes. Baka malay mo si Lupa. Si Lupa yung may, ano, may revelation. Ano, si Shara. Ayan, ha. So, may malay mo si Mariel pa yun. Nabuntis na pala siya. Last na lang kay Shara na lang. Kasi sabi mo din kanina, hinahanapan ka ng dalawa ng bagong partner. O, ang tanong ko lang, ready ka na ba ulit to fall in love? Hindi ka ba nagkaroon ng trauma sa past relationship? Ay, meron po trauma. Meron po talaga. Kaya nag-iingat po talaga ako. Ayaw ka nang biglaan or ayaw ka nang basta-basta yung, di ba, yung nakilala mo lang. Kasi may trauma po talaga ako. So, anong requirement mo sa inahanap mo ang bagong, kung sakasakali, ng bagong partner in that? Dapat ano po, first of all, dapat single. Second, okay lang yun. Okay lang yun. Dapat okay sila ba doon hiwalay? Okay lang ba kung kay anak? Mabait, matino, mamahalin yung anak ko at magugustuhan ng family ko. Yun po yung important. Does height matter? True ba matangka? Why not? Kailangan ba sporty? Maganda mas mag-basketball. Kailangan sporty. Basta mabait. Cute. Cute! So, okay lang na mataba. Sabi ko cute. Pwede. Gusto mo na may abs. Why not? Pero, willing ka rin magpakasal pa ulit. Why not? I'm not sure. I really don't have an answer to that. No, I don't know. Are you an old? Yes. Oh, you were married? Yeah! I'm old! Walang pakipag-uwento, ha? Pero alam nyo, ha? Ito, exciting bago yung last two questions. May tatlong TV na ipaparapon mamaya. Oh, wow! Para sa mga next week. Okay. Our next question from Rose Garcia, then our last Pakita Aster. Ayaw na ni Pita Aster. Last na raw si Rose. Last na si Rose. Ang dami ko na nakuha. Hindi, huwag mo umakin yung baba kasi nandun yung ano eh. Kaya hindi siya. Bakit naman? Ika sobrang chikadora. Makakapagsalita pa yung guest. Hindi na makakabat-in. Yun. Pero hindi, challenging talaga sa magiging guest. Dahil pare-pareho kayong mga smart and witty. Kung atanungin ko kayong tatlo, isa-isa, sino yung wini-wish nyo na maging guest ninyo? Yung parang wish guest. Wish list. Sino na yung gusto nyo i-guest? Kung mapipiliin kayo, bawat isa sa inyo. Bawat isa sa inyo. Yung gusto nyo ma-interview mga chikaan sa MOMs. Ako yung sinabi niyo kanina, Imelda Marcos. Ikaw yun. Ka-birthday ko siya eh. So, July 2. Yes, July 2. Okay. 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 Hey, sa mga celebrity, aside from Madam Imelda. Celebrity. Gusto mo ba si Mr. Ya o si Mr. John Lloyd Cruz? John Lloyd Cruz, why not? Ay, ang ganda! Di ba ano mo ate? Okay ako sa'yo. Aba, why not? Dapat nag-guest ako sa show niya eh. Okay, kung i-guest niyo yung gusto niyong guest, like ikaw, Shara, ang tatanong mo kay John Lloyd. Ano gusto mong itanong? Tatanong ko sa kanya kung anong ma-advise niya sa mga miss. Kasi it's a mom's show eh. So ano siya naman si boss? Na-shock siya na sa tanong. Na-shock siya na sa tanong. Hindi ko ma-shock ang tanong kung naminis
konti ganun. Chikahan lang, para fun lang, walang ano. Grabe si Ate Rose na. Sige, nagtanong ko ha. Sige. Mami, ang babalik ako. Huwag mo balikan. True pa, ikaw. Ako. Gusto ko i-guess siguro mommy at daddy ko. Okay. Kasi I think with my mom and dad, well, hindi ko alam kung makakapagsalita pa si daddy. Daw dapat hiwalay. Dapat si mommy na lang muna. Kasi baka kulang ang isang oras sa mommy ko pa lang. So I would like to interview her. Kasi alam ko marami siya. Gawin natin yung sa birthday week mo lahat mga Gutierrez. Diba? Diba? One week lang, Monday to Friday. Baka kulang pa yung araw ng isang mommy mo. Diba? O pamilya ko pa lang, diba? Isang buong linggo na yung tatawa ka, mommy. O yun. Well, may concept na, diba? Ako, walang iba. Kung di isa din siya me, and I feel marami tayong matututunan sa kanya because ang dami niyang pinagdaanan, struggles in life, but still she continues to move forward and strive for her children. My idol, Miss Claudine Barreto. Kasi ang hiling ko, diba, ang dami natin matutunan siya, tapos even if she has her own kids, nag-adopt pa rin siya, alam mo yun, and with so many things that happen in her life, hindi ko maraming iba mga me na ma-inspire sa kwento niya. Okay, lak na to. Kasi kanina pa eh, although sinabi ni Shara na she's single or something like that, pero hindi din sila tumitigil na kakatis kayo regarding the piyap and the basketball player or whatever. So once and for all, ano ba talaga ang meron dito sa Giyap at basketball player na to? Bakit ka na-link dito? Abangan sa episode 1 na... Obviously, piling namin si Rupa yung pilot episode na Revelation. Ako? Ikaw! Sik-sik po. Mo naman si Shara. Hindi, si Rupa. Napanood ko na ba, Teros? Hindi. Sabi ng isang girl nandun, ako umalis nga ako eh, para masama tingin ni Shara sa akin. Hindi po ako yun, hindi po totoo yan. Promise, wala akong katotohanan. Pero ako parang may alam eh. Yung hindi ka hindi ka hindi. Wala natatawin ako sa kanila, my gosh. Busy ako nung gabi yun, wala ka tinitignan ng iba. We're just teasing Shara. Right, Salve. You know why? Ang sarap i-tease ni Shara. Ang sarap i-tease ni Shara, tawa siya ng tawa, tapos siya lang kasi pwede i-tease. Diba? Ako, I'm married, tapos si Ate Mi. Pwede i-tease ka rin. Okay. Pero ano naman yan, may suggestion ako sa iyo. Since kanina ba sinasabi ni Rupa na classmates na kayo ni Troy? Barkada kasi kanina. Barkada, I met you January 2002, okay? Birthdays so, nila. Dapat si Troy, guess mo, mag-booking yan kayo ng pangapanahon sa Sobe. Ay, naku, at yun! Naaalala ko pa lahat ng GF. At saka that time, di ba talagang sobrang close kayo? Yes, yes. Kaya, kasi barkada talaga. Ang dandal mo na rin. Yes. Ang dami mong alam. Totoo. Kung revelation lang din. Yeah. Kanina sabi ni Rupa, June, meron pa akong script reading. So last time, di ba? Okay na. So eto na, rapon na muna tayo.